Alam niyo na this is kapag nakikita ko 'tong sasakyan na 'to, para pumapasok sa isip ko sasakyan ng doktor o kaya naman ng abogado. Meron siyang ipinepresent na parang elegance and sophistication na talaga namang very appealing lalong-lalo na sa mga professionals. Kahit nga hindi ka professionals eh, pag nakasakay ka dito parang iba na agad yung dating mo eh. Silipin natin ngayong araw itong 2023 Honda CR-V 1.6S. Sa front face niya, Nelises, kitang-kita na nasa bloodline pa rin talaga siya ng Honda. Kagaya na itong mga honeycomb grills, eh, nakikita ko halos kaparehaso sa Honda City. Pati na yung style ng kanyang headlight. We still have some chrome lines here. Tapos, syempre, Honda badge. And ang maganda sa kanya, dito sa part na to, medyo nabawasan na yung malalaking chrome. Piano black na rin yung itsura ng paint job dito sa gitna. Dito naman sa isang to, we have some silver touches here. Tapos, ang lupit ng kanyang fog lamps. Oh. Parang merong 5 projector. Meron din ditong big chunk of matte black para sa kanyang bumper. Yung hood naman niya, hindi masyadong mahaba, pero sobrang elegante yung tignan. Pagdating naman sa side profile ni Edisense, yung mga door handles niya is naka-body color tayo dito. May mga chrome din dito sa ating bintana. Simula dito sa A-pillar, papunta dito sa likuran. Pagdating sa lines, parang isang line lang yung nakikita ko dito sa part na to. Tapos mayroon siyang side seal garnish na chrome naman dito. Napapalibutan din ng matte black plastic. Meron din tayong repeater sa side, at saka meron tayong right camera to assist yan kung gusto mong makita yung nasa iyong kanang bahagi na hindi masyado kita ng side mirrors mo. Usually kasi ginagawa ko yung side mirrors dito sa kanan. Medyo nakatutok sa ilalim ng konti lang para kita mo kung sasayad ba yung gulong mo. And then itong lane camera na ito ay kitang-kita mo naman kung may mga motor ba sa gilid or meron din bang mga sasakyan. So very useful ito. Pagdating naman sa mga gulong na Edisense, we have some petal type looking mags dito. 18-inch wheels, metallic gray yung kanyang kulay. Two-toned yung ating mags sa magkabila. Michelin yung tatak. So, straight out of the casa, alam mo na, reliable yung tires mo and no need na palitan agad. Meron din pala tayo dito roof rails, functional, more than aesthetic. Siguro papakabitan na lang natin to ng mga aftermarket para pwede na magsampan ng gamit dito. Nagpapakita din siya na hindi lang siya basta professional looking na kotse, kundi pwede rin itong umoff-road kahit papano. Lalong-lalo na yung top of the line dahil four-wheel drive po yun. Sa likuran bahagi, medyo nabasag yung pagiging mabait na itsura niya dahil meron din tayo ditong tailgate spoiler na nagpaanga sa kanya. Of course, naka-shark fin antenna na rin tayo dito. May high mount stop lamp tayo dito. At meron din tayo dito sa ilalim na stop lamp. May chrome garnish tayo dito sa gitnang bahagi with the Honda badge. And of course, meron din tayo dito ang LED tail lamps. Sobrang iba talaga yung flavor ng CR-V pagdating dito sa tail lamps. Compared, for example, sa ilan sa mga competitors niya out sa market. It really gives the vibes na super crossover yung feeling dito sa CR-V na ito. Meron din tayo dito ang CR-V badge. ID tech. Tapos, nakalagay din sa sticker na ito ay 7-seater diesel turbo. Para sa mga fan ng diesels dyan, of course, may diesel na handog si CR-V. At meron din tayo dito sa ilalim na silver finishes. Hindi mawawala, syempre, yung kanyang rear camera. So, buksan natin. Uy, power tailgate. Power tailgate. Hansosyal. Napaka-generous yung kanyang amount ng space. At syempre, pwede mo pang i-fold yung rear seats para mas madami kang space. And pwede mo din i-fold yung second row para mas dumami pa yung maikarga mo. At bisikleta kasha dito. And good din ito, of course, sa mga mayroong business na gusto nyo magkarga dito ng items nyo, pwede nyo din siyang gamitin na pangkarga. Yun nga lang, no, medyo elegante rin yung interior niya, kaya may somehow nakakapanghinayang kargahan. Pero at least, if you need it, kayang i-offer ng CR-V yan sa inyo. Yun yung pinaka fifth door niya assisted dito, so nag-stay lang siya dyan into place. Meron din tayong mga assist lights dito. Meron din donut type spare tires. Uy! Oh, ganun-ganun lang, nakasara na. Pagdating dito sa third row seat na Edisense, dahil 7-seater nga ito, hindi naman ako ganun katangkaran, kaya kasyang-kasya naman ako dito. Pwede naman maging generous yung mga nasa second row at medyo umunahan pa ng konti para mas maluwag. Pero I highly recommend yung mga hindi ganun katangkaran, papayat, o kaya naman mga bata, yung ipest nyo dito sa pinakaligod. When it comes kasi sa mga adult, kasya naman sila, pero pagdating siguro sa mga habang biyahe, hindi ko sure kung magiging super comfortable sila. Pero kung alam mo naman tayo mga Pilipino, matyagain naman tayo. Siguro kung hindi naman maselan yung ilalagay nyo dito sa likod, kahit na mag long drive kayo, I think pasok pa rin sa banga. Pagdating sa mga toys, meron tayo ditong cup holders. Actually, parang cup assist lang siya eh. Para kung bawa, maininom kayo na drinks, pwede ilagay nyo dito at di kayo matapunan. Lalo na kung medyo bumpy-bumpy. So, may assist naman siya dito. Aside doon, meron din tayong mga side curtain airbags para sa inyong third row passenger. May ISOFIX tether din siya. Lupit sa kanya, meron tayong mga aircon vents for the third row. Ayan. Siyempre, meron din silang option para lakasan to, hinaan, i-off. Para sa mga bus, pwede mo siyang buksan, pwede mo siyang isara. So, napaka
convenient nito, lalong-lalo na ngayon, summer na. Kailangan na well-ventilated, even yung mga third row passenger nyo. And of course, meron din silang seatbelts for your third passenger. Yan. Punta naman tayo dun sa second row. Yung material ng seat, we have here some leather material. Not that super authentic leather, but still, ito yung leather material na alam natin durable. Adjustable din yung ating mga headrest. And meron din tayong center armrest with two cup holders. Ayan. Though, medyo napansin ko lang sa Honda na wala siyang yung parang stopper na hanggang dyan lang. Pag sinandalan mo siya ng husto, binigyan mo ng bigat, all the way siya doon. Meron kasi mga ibang sasakyan na may stopper siya hanggang dito lang talaga. So, I think sa akin lang yon. Pero, di ko alam kung big deal din sa inyo. No? Napansin ko lang na aside doon, pagdating sa space for the third passenger, napakaliit lang ng kanyang center tunnel. So, kasyang-kasya naman yung inyong third passenger dito sa center. And meron din tayong aircon vents dito sa unahan. So, sobrang lamig na talaga niyan for sure. Malupit sa kanya, hindi malolobat kahit yung mga passenger mo. Kasi kahit dito sa second row, ay meron tayo dito mga USB power outlets. Ayan, oh, dalawa pa siya. Oh. So, USB ready na siya. Pwede mo siyang takpan, hindi ginagamit. So, 2.5 ampere. Sa itaas naman, meron din tayong, of course, na mga ilaw. Ang ganda ng ilaw niya, netizen, so parang projector na rin yung nagpapa-elegante dito for me. Of course, meron din tayong mga grab handles para sa ating mga angkas na hydraulics na. At ang malupit sa kanya, netizen, meron tayong mga wood touches dito. Ayan, no? Parang nagpapa-elegante lalo dito sa sasakyan na ito. May speakers din, tapos may tweeters din dito. Cup holders, sobrang elegante na kahit sa mga second row. So, if you will buy this vehicle para ipag-drive kayo, magugustuhan nyo na rin kahit nandito kayo sa second row seats. Lupet. Pagdating dito sa driver seat, meron tayo dito ang 7-inch touchscreen infotainment system. Meron na din yung Apple CarPlay at saka Android Auto. And naka full digital na rin yung ating meter panel dito para sa ating gauge. Dito naman sa bandang gitna ay meron hard touch plastic. Meron din tayo dito piano black plastic. At ang pinakamalupit sa kanya, Nenesis, kung makikita nyo, hahanapin nyo, nasa lang shifter, nasa lang cambio. Wala kayong makikita dahil lahat dito ay with the touch of a button na lang. Yung reverse, dipindot na lang, neutral, econ mode, park brake, at saka brake hold, drive mode, dipindot na lang yan lahat. Dito medyo nakalamang si CRV dahil sobrang futuristic na niya. May auto climate din of course yung ating mga aircons dito. Pagdating naman sa mga pahitan, tingnan natin ASMR. Wow. Sarap pakinggan. Push start na rin tayo dito. Naka-leather wrap din yung ating steering wheel na sobrang elegante. May piano black plastic dito. And of course, meron din controls yung ating pinaka-steering wheel. Dahil meron na din tong cruise control. And meron din tong Honda Sensing, of course. Lahat ng safety features na nakikita natin for Honda, applicable na rin po dito sa CR-V. Kahit na nasa mid-variant pa lang ito. Na 7-seater tapos diesel. 1.6S kung tawagin nga nila. We still have the wood touches or accents dito sa unahan. Yung kanya namang bintana, ang automatic lang ay yung sa driver. Sa adjustment naman ng manibela, we have here tilt and telescopic. Yan. Pindot ko. Lakas ang busina. Aircon vents, we have here for the driver. Tapos yung isa is extended na doon. Yung nasa gitna, dito sa itaas. Ayan. May mga tweeters din tayo sa magkabilang side. Napaka-spacious din dito. I think meron charging port dito. For the top of the line, meron na siyang wireless charging. For this one, we still have the wired USB port for our connectivity sa phone. 10 ampere na charging port for our passenger. Kasyang-kasya dito yung phone. May two cup holders. Ito yung medyo nagpa-elegante sa akin. Yung pinakalalagyan natin ng coins dito and tickets, pwede mo siyang iusod na ganyan. Kaya parang nagkaroon siya ng drawer type dito na sobrang spacious. Ngayon, pwede mo din siyang buksan mula dito. Ayan yung pinaka-access mo for the cubby holds. Or if you want it to be easy access, usod mo lang itong ganyan. Ayan. Napaka-spacious, di ba? Glove compartment. Buksan natin. Okay, dahan-dahan ng bagsak. That's good. Cup holders on both doors. Meron din tayo. Of course, meron din tayong sunglass visor. Ang maganda sa kanya, tignan nyo, may salamin, no? Parang naka-fish eye yung salamin ng pinaka-sunglass niya. Meron din tayong dalawang ilaw na ganun din, projector type din para dito. Pwede siyang maging apat pagka na-in-off mo yung makina or nakabukas yung door. Ayan. We have also here our rear view mirrors. We have our vanity mirrors and sun visors here na may ilaw para sa driver and ganun din para sa inyong passenger. Ang gusto ko sa kanya, pati yung driver, merong grab handle na hydraulic din katulad ng sa mga passengers. Even dito ay meron ding wood touches. And nandito ibang buttons
natin, like if you want to open the tailgate there, traction control, ayan, and all that stuff that you need. Wala din akong metal pedals na nakikita. It's still plain and simple, black lang yung nakikita ko. So pagdating dito sa kanyang interior, very sophisticated yung style and super luxurious, lalong-lalo na yung top of the line. Sa mga magtatanong ng kanyang fuel consumption, since diesel type ito, we can expect according to Honda na meron itong 23.96 kilometers per liter. Ganun po siya katipid, di ba? For a diesel type engine, sigurado masusulit mo yung drive mo dito sa isang to. Sa tunog naman ng speakers na Edisense, to think na ito ay nasa mid variant pa lang, napaka-decent na. Actually, sumasabay na halos dun sa aking Honda Civic na naka-Bose speakers. Itong isang to, kahit FM, ang ganda na ng sound system niya. Hindi ko nakita dun sa mid variant ng mga Civic. Kaya, for me, this one, since yung price point niya is for the entry level na kung gusto mo na ng 7-seater na sobrang elegante na, pasok na yung nakikita ko sa interior niya. Panalo na rin talaga. Let's check naman under the hood kung ano yung kayang i-offer na ito na power. Pagdating sa engine, since ito yung S diesel 980 automatic with Honda Sensing, meron tayo dito overhead cam, iVTEC, 4-cylinder with 16 bulbs, and Euro 4 compliant na rin po ito. Sa fuel tank capacity naman, makaka-expect tayo na meron itong 57 liters of fuel tank capacity. Ang presyo na itong 1.6S diesel 980 na Honda CR-V 2023 ay 2,030,000 pesos. Kung gusto mo naman mag-installment, magda-down payment ka lang ng 54,000 pesos and magmamonthly ka for 5 years ng 43,894. Para sa inyo, sulit ba itong CR-V Netizens? For me, kung gusto mo maging elegante, pwede mo itong gamitin both sa inyong pang-business and for your professional profiling, pasok na talaga itong isang to. Napakaganda rin ang kanyang kulay na red at meron pa itong ibang kulay kagaya ng mga ito. Ikaw, Netizens, nagustuhan mo ba siya? Ano pang ibang mga sasakyan ang gusto nyo i-review natin next vlog? Comment your suggestions below. Kung gusto nyo kumuha nitong Honda CR-V or iba pang Honda units, available yan dito sa Honda Cars Carmona. Pwede nyo kontakin si Brian Sanchez at itong kanyang contact details. Salamat sa panonood, Netizens. Again, this is Ted Adriano. Always keep it cool and rise, folks.